Bagamat mayroong mga distansya ang anim na mga barangay sa Santa Elena, Camarines Norte, ay naging matagumpay ang team gawa sa paghahatid ng serbisyo para sa mga mamamayan. Mayroong kabuuang 2,176 households ang nabigyan ng team gawa multi-services caravan sa bayan sa loob lamang ng isang araw na kinabibilangan ng barangay Patag Ilaya, Patag Ibaba, Maulawin, Gitola, Villa San Isidro at Basyad. Talagang ako'y masayang-masaya kasi nag-isip, nagsama po ang Mendoza Borough para sa kaunlaro ng bayan po ng Santa Elena. Ganyan po dapat ang mga politiko na ang iniisip ay ang kapakanan ng mamayan, hindi po ang personal na interest. Kaya mabilis na po ngayon ang pag-unlad ng bayan ng Santa Elena. Dahil nga po nagsama na, plus andito pa si Congresswoman, andito pa si Governor. Kaya mabilis na po yan. Mabilis na bilis na po yan. So, syempre po, pagbati sa inyong napakasipag na punong barangay, Kapitan Rex Benida, sa inyo pong lahat, magandang umaga po. Ayan, so ako po hindi na magtatagal ng pagminsahe. Ano, kasi dito naman sa inyong barangay, kilalang kilala na ako. So alam niyo naman po ang multi-services caravan na wala man ng halos sa isang taon. Hindi man personal na nakarating ang mga miyembro ng team gawa sa barangay Patag Ilaya, dahilan ng mahirap na daanan dala ng malakas na pagbuhos ng ulan, ay ipinadala na lamang ang mga food packs para rito kung saan. Labis na ipinagpapasalamat ng mga barangay officials sa pamamagitan ng isang FB post. Lubos naman ang pasasalamat ng Maulawin Elementary at High School dahil sa suporta na ibinibigay ng punong lalawigan sa edukasyon kasabay sa turnover ceremony ng covered court ng paaralan mula naman sa pagsisikap ni Congresswoman Josie Banning Taliado. Ay labis po ang aming pasasalamat sa proyektong covered court na ibinigay ng ating pamahalaang panlalawigan sa pamamagitan ng ating Gobernador Igay Taliado at syempre po sa ating Congresswoman Josie Taliado. Ang mga tulong po na ibinibigay ng pamahalaang panlalawigan ay hindi lang po itong covered court. Napakarami na po talaga na naibibigay ng tulong ng ating pamahalaang panlalawigan, lalo po sa pagpapatupad ng modular distance learning. Ang amin pong paaralan ay tumanggap din ng apat na learning support aids na pinupundahan po ng pamahalaang panlalawigan. Sila po ang nagiging katuwang ng mga guro sa pagpapatupad ng modular distance learning. At syempre po, ang isa sa talagang pinakamalaking proyekto na naibigay sa amin ng pamahalaang panlalawigan ay ang amin pong bagong-bagong covered court. Napakalaki po ng naitutulong ng covered court na ito sa aming pong paaralan, sa aming mga academic at non-academic activities. Makakatulong po sa aming sports program. Ang masasabi ko lang din po ay sisikapin po namin na ang investment ng pamahalaang panlalawigan sa aming paaralan ay maibabalik po namin sa pamamagitan ng magandang serbisyo ng aming mga guro. Kasama po ako para po sa aming mga mag-aaral. Si Maulawin, punong barangay Ramil Makasinag, ay sobra-sobra ang pasasalamat sa mga nagawang proyekto ng Administrasyong Taliado sa kanyang barangay. Sobrang dami na po na naibigay po ng ating punong lalawigan dito po sa aming barangay, katulad po ng mga karsada, covered court, marami pa pong iba. Ngayon po, mayroon na lang pong binigay ang ating punong lalawigan na 100 million para po sa akin pong hindi pa po natatapos na karsada. Kasi po ang aking pong barangay ay napakalaki po ng aking pong nasasakupan. Kaya kulang pa po, sana po madagdagan pa po ng ating pong punong lalawigan ang aming pong concreting ng aming pong barangay ng Maulawin. Sana po hinihiling po, hindi lang po maul concreting na itong aking barangay. Marami naman pong nabigay si Congresswoman dito po sa amin na barangay. Sa unang-una po, binigyan din po ang amin pong elementary school ng yan pong tinatawag natin covered court para po sa elementary. At saka po yung mga benepisyo ng mga wheelchair para po sa akin pong mga kabarangay. Isinalaysay naman ng mga punong barangays at mga residente ang malaking pagbabago dala ng proyektong Taliado sa kanilang barangay. Ngayon ay malaki ang pagbabago.
dahil konkrito ang pasada na ilang oras. Ay may simentong paputol-putol na makitid pati. May rough road. May naman lahat. Wala pa yung kung yun. Yung bahay na yan. Ano nga yun? Color court. Wala. Ang masasabi ko, lubos naman ako nagpapasalamat sa kanya. Itong barangay namin hindi pinababayaan. Oo, ako dito rin ako. Dito, sininang, maliit pa dito rin ako. Ano ko yung gaya, ako. Tulong ng ating ko na eh. Maigi na kasira nung una. Nung una yun na yun, talaga. Mahirap talaga. Mahirap. Kaya maganda ito yung mga sasakyan. Mahirap. Hindi makakapasok. Yung mga sasakyan, di ari yan. So, ngayon, maganda na. Dapat iladong pagandahin pa yan. Okay. Yung pagkandidato niya na nagtatama siya pirmi, napaigi niya. Yung una naman, siguro kapag paigilin ka, hindi kasi nung ayos na ayos. Okay. So, naniniwala ka po yung sa nagawa ni Governor Aguey Tolyado sa mga barangay? Ay, masagot talaga maalaw sa tumulong sa barangay. Kaya bagay siya pirming ayos. Kaya magandang tama. Kung hindi yun marunong sa barangay, hindi yung tatama. Hindi ba? Kami po ay sumusuporta sa iyo. Tuwing ikaw ay lumalaban sa kandidato, kandidatuhan. Tulad po ng kumating na ipinagkalob sa amin ng Governor Aguey Tolyado, nagkaroon ng 2019 ng 20 million para sa FMR, then 2019 nagkaroon din ng isa pang proyekto na nagkakalagay ito ng 40 million. Kung kaya't ito po ay napalaking halaga sa mamamayan ng taga-barangay Patag-Ibaba at yung pong aming mga magniniyog ay napalapit na ang pagdadala ng kanilang mga produkto sa ating karsada. Kung kaya't ito po ay aming pinasasalamatan. Ay dati po, sa dati, nung mga nakaraan ay talaga po maputik, halos walang makapasok na sasakyan, bicycle, hindi halos makapasok. Pero sa ngayon, malaking tulong po itong naipagkalob ng ating gobernador. Pagdating po sa proyekto sa aming barangay, isa pa po yan sa pinasasalamatan ng aming barangay na talagang ang dami-dami po na proyekto na ibinibigay po dito sa amin sa Barangay Basyad. Katulad po ng concreting ng aming kalsada, dati tinatakbo ng kalahating oras para Santa Elena, Pabayan. Ngayon, inaabot na lang po ng mga 15 minutes na lang, wala pa, mga 10 minutes, ganyan po. Ay, grabe po ang hirap na dinanas po namin sa karsada namin noon. Nung ang mga nanunungkulan pa po ay hindi pa katulad nila gobernur, ay talaga pong pahirap sa aming barangay. Pero buhat nung dumating po sa amin, si Gob Igay, ay talagang na po namin unti-unting naranasan ang kaginhawahan po ng aming barangay. Layunin ng Team Gawa Multi-Services Caravan ang dalhin ng serbisyo sa mga pamayanan ng Camarines Norte, malayo man o malapit, maliit man o marami ang mga residente. Cindy Corioso, BHTV News.